The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you, wishing to construct a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlookers should laugh at him and say, "This one began to build but did not have the resources to finish." Or what king, marching into battle, would not first sit down and decide whether with 10,000 troops he can successfully oppose another king advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, every one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magkaibang magkaiba ang pagtatayo ng kaharian ng tao at ng kaharian ng Diyos. Pag tayo'y nagtayo ng kaharian ng tao, kalkuladong kalkulado, bilang na bilang, tinuturing natin ang kaharian niyon ay isang malaking proyekto. May plano na detalyadong detalyado at may pondo. Bakit kanyo? Sapagkat baka magsimula kayo, pagkatapos, hindi nyo matapos dahil sa kulangan ng inyong plano o kakulangan ng inyong pondo. Kaya dito sa Ebanghelyo nagbigay ng dalawang halimbawa ang ating Panginoon kung paano nagtatayo tayo ng ating kaharian dito sa mundo. Kaharian ng tao. Halimbawa, nagtatayo tayo ng bahay. Kailangan may plano. Kailangan may pondo. Kalkulado mo yung magagastos mo. Sapagkat kung hindi, baka hanggang doon lang sa hukay ng pundasyon, walang gusaling makikita na tatayo doon sa pundasyon yon. Tatawanan lang tayo ng mga nagmamasid sapagkat sa halip na bahay ang naitayo natin, palaisdaan. O yung isa pa niyang halimbawa, sabi niya, kung may hari na ibig palawakin ang kanyang teritoryo, makikipagdigmaan sa kalapit na kaharian, kailangan planadong planado ang detalye ng pakikidagmaan. Alam niya kung gaanong kalakas ang kanyang hukbong sandatahan. At alam niya kung gaano rin kalakas yung kalaban. Para alam niya kung ano ang tsansa niyang magwagi. Kaya kapag nakita niyang mas malakas yung kanyang kakalabanin, sisimula pa lang makikipagkaibigan na lang siya. Gagawa ng kapayapaan. Kaysa naman yung makikipagdagmaan ka sa bandang wakas, talunang talunan ka. O ganyan, ang pagtatayo ng kaharian ng mga tao. Ngayon, ano ang pagkakaiba sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos? Sa kaharian ng Diyos, walang planong detalyado.
ka. At hindi ka bilang ng bilang at kalkula ng pondo. Bakit? Sapagkat sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos ay magbibigay ka ng sarili mo. Buong-buo. Sapagkat ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-ibig. At ang pag-ibig, hindi kinakalkula, hindi yan binibilang, hindi yan sinusukat. Pag ikaw'y umibig, todo-todo, itataya mo ang buong sarili mo. O ano ba yan sukatan ng pag-ibig? Halinga, magbigay kayo kung paano masusukat ang pag-ibig. Ang pag-ibig ba'y masusukat? Sa kayamanan, pwede mo bang sabihin doon sa iniibig mo? O, magkano ba ang pag-ibig mo? 2 milyong piso. Makasampalin ka ng iniibig mo. Sabihin, ano akala mo sa akin? Sa pag-ibig ko, negosyo? Ayan. Hindi mo masusukat yan sa pamagitan ng pera. Kapag ang pag-ibig, sunukat mo sa pera, prostitusyon yan. Bayaran ang ginagawa mo doon sa minamahal mo. Masusukat mo ang pag-ibig sa panahon. Sabihin mo sa iniibig mo, o sige, iniibig kita sa gabing ito. Bukas, bahala na, titingnan ko kung mainit pa ang aking pakikisama sa iyo. Kaya sige, eto, pag-ibig ko sa inyo, only tonight, renewable tomorrow, if ever it's still there. Pwede ba gano'n ang pag-ibig? Baka sinampal ka uli nung iniibig at sinasabi sa iyo, ako, ano kala mo sa akin? Bayaran, hindi lamang bayaran, ginagamit mo pansamantala. Ayan. O ano na naman, ginawa mo na naman yung pag-ibig, prostitusyon. Ang pag-ibig, pag umiibig ka, binibigay mo ang sarili mo buong-buo. Kaya yung gusto ng iniibig mo, pinagbibigyan mo. Hindi ang inaasahan mo sa iniibig mo, siya ang susunod sa lahat ng kagustuhan mo. Ang inaasahan, sapagkat binigay mo ang sarili mo, ikaw ang susunod sa kagustuhan niya. Sapagkat, ika nga sa English, love is not self-seeking. It's self-giving. Ngayon, kung ang gagawin mo, kapag ka umibig ka, lahat ng gusto mo, ipatutupad mo, dun sa minamahal mo, ang inaasahan mo, yung minamahal mo, magiging kamukha mo. Lahat ng gusto ko, gagawin mo, ha? Ibig sabihin, magiging kamukhang kamukha mo yung minamahal mo. O ginagawa mong kondisyon sa pagmamahal mo, kung kamukha kita, mamahalin kita. Kapag ka naiba ka, hindi na kita mamahalin. O hindi yun self-giving, self-seeking yun. O ganit na pagmamahal, yung ganit na pagmamahal, hindi pagmamahal yun, pagkamkam yun. O kaya nga, kadalasan nawawala ang pagmamahal dahil sa ganyan eh. Gusto natin yung minamahal natin, kamukha natin, yun ang ating hinahanap. Eh yung di pagmamahal, hindi ba malaking insulto yun? Halimbawa kayo, sinabi ko, kaya ako kayo mahal ng mga taga-Manawag, eh sapagkat lahat kayo kamukha ko, matutuwa kayo? Kaya ako kayo minahal sapagkat nung matingnan ko kayo lahat, lahat kayo kamukha ko? Eh baka kayo lahat maglapitan sa akin at sabihin, Father, huwag niyo naman kami idamay dyan sa kamalasan mo, ha? Eh minsan ganun na nangyayari. Sa pagtrato natin sa mga anak natin, yung mga senior dyan, gusto yung junior nila, kamukha nila, kahit yung anak yan, may pagkakaiba pa rin sa inyo yan, kahit nanggaling sa inyong dugo yan, kahit nanggaling sa inyong laman yan.
ang Diyos hindi gumagawa ng taong parehong-pareho, parang Xerox copy ng bawat isa. Ayun, hindi ah. Kahit na anak nyo yan, iba pa rin yan. Eh, kaso, you know, pasusunurin nyo sa mga bagay-bagay na hindi pasunurin. Kung yung senior ay doktor, gusto rin yung junior mag-doktor. Kahit na walang hilig yung junior na mag-doktor, eh siguro susunod sa inyo yan, mag-doktor yan. Pero kapag ka gumraduate yan, kukuha na ng kanyang gusto, yung makursong hilig niya. Enhinyero gustong kurso niya talaga, o eh, lilipat yan. At pag nag-i-enhinyero, hindi na magpa-practice ng medisina na gusto niyong pinakuha sa kanya. Eh, gusto natin na lahat ng kahit na anak niyo yan, hindi niyo kamukhang kamukha yan. Sa ibang bagay, oo, pero sa ibang bagay, hindi. At may karapatang maging iba sa inyo yan. Sapagkat hindi naman kasalanan yung maging iba. Meron ba sa Ten Commandments na sinabing, thou shall not be different? Wala naman na. Eh kaso pag hindi na natin kamuka, ay, wala na sa barkada natin yan, wala na sa sirkulo natin yan, iba na yan eh. Kaiba. Di katulad nating mayaman yan eh. Mahirap lang yan. O, etsa pwera. Lahat tayo, mga gwapo, mga gwapa, eh, walang itsura yan. Ay, naku, patalsikin yan. Lahat tayo, IQ natin, mataas, 140 and above, yan, naku, 98 lang, eh, may pagkabobo, may pagkaboba, wala na sa sirkulo natin yan. Ganun ba yun? Ganun din naman yung mag-asawa. Pumunta sa akin, ba't siguro limang buwan pa lang, ano? O, sasabihin na, maghihiwalay na po kami. Limang buwan pa lang, sabi ko, baka hindi nyo pa nababayaran yung caterer. Maghihiwalay na kayo ng dahilan. We found each other incompatible. Nakita po namin ang aming mga sariling magkaiba. Alam nyo na, eh, sino nagsabi sa inyo ang lalaki at babae magkapareho? Yung mga gusto niyan, magkaiba. Sino nagsabi parehong-pareho lalaki at babae? Sa pagpili lang ng punda ng unan, o, pwede nang mag-away yung mag-asawa. Yung lalaki gusto plain. Beige, plain. Babae, gusto floral, may mga bulabulaklak, may mga lace, o ayan, gusto Panginoon. Sa pagpili pa lang ng punta ng unan, magtatalo na yan. Pagpili ng panonood sa telebisyon, yung lalaki gusto basketball, yung babae gusto mga dramang iyakang katakot-takot, e pareho ang schedule. O ano mangyayari dyan? Agawan ng remote control. Hindi lang nagkaayos sa remote control. Pag hindi nagkaayos, batuhan ng remote control. Maliliit na bagay yan, ha? Pero pinagsisimula ng away ng mag-asawa. Bakit? Gusto ng bawat isa, magkamukha sila. Yung alam nyo, pag kayo nagmahal dahil sa gusto nyo, kamukha nyo, it's not self-giving, it's self-seeking. Hinahanap nyo yung sarili nyo sa iba. Ba't pa kayo nag-asawa? Gusto nyo palang mapangasawa nyo, ikamukha nyo. Mag-isa na lang kayo. At yakapin nyo, sarili nyo, sa salamin nyo. Iba. Mas masarap sabihin sa kapwa mo na mahal mo siya sapagkat iba. O sasabihin ni Mrs. sa iyo, alam mo, kaya ako nagpakasal sa iyo, ang dami ng ligaw sa akin. Sapagkat sa lahat ng lalaki, ng ligaw sa akin, ibang-iba ka. O, di ba mas masarap marinig yun? At ikaw naman, sabi ko, marami din namang babaeng naligawan ko, pero ikaw lang ang pinakasalang ko. Bakit? Sapagkat sa lahat ng dalagang nakilala ko noon, ibang-iba ka. Parin ang tunay na pag-ibig. Kaya ang Diyos, minahal ako. Ibang-iba ako sa Diyos. Makasalanan ako. Ang Diyos, banal na banal. Magkaiba kami.
Pero minahal ako. Hindi ako pinabayaang mamatay. Binuhay ako kahit ako makasalanan. Bakit? Mahal niya ako. O anong pagmamahal niya sa akin? Ibang-iba ka eh. Bakit? Makasalanan ka. Mahal kita. Bubuhayin kita. At pag binuhay kita, ibibigay ko ang sarili ko sa iyo. At pinagbinigay ko ang sarili ko sa iyo, doon, magiging ikaw kamukha ko. Ayun. Ang Diyos lang makagagawa nun. Only God has the right to create man into His own image. Nobody, nobody, no man can create his fellow man out of his own image. Kaya pwede ka, huwag niyong gawin yung kapwa niyo, kamukha niyo. Kalagay niyo, gaganda ang mundo pag lahat ng tao nilikhang kamukha niyo.